Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito. Buenos dias, amigos y amigas. Pagkaroon po, inanunsyo ni incoming President Bongbong Marcos na siya po ang mamumuno sa Department of Agriculture. Naglabas naman po ng pahayag ng mga tunay na eksperto sa agriculture. At in effect po, in summary, ganito po sinabi nila. Parang nabudol-budol po tayo lahat sa 20 pesos per kilo rice na ginawang campaign promise ni President Bongbong Marcos. So yun po ang in effect na hindi man diretso sinabi nila, pero parang ganun na nga po. Kasi ang sinasabi po nila ngayon, kung hindi man po ma-increase ng ang budget ng Department of Agriculture from 85 billion ata to 200 billion, baka in 6 years pa po or in 2028 pa magiging possible yung 20 pesos per kilo na rice po. Or in short po, baka posible pa sa next president ang magagawa nito, kasi ang laki-laki talaga po ang problema ng agriculture sector, dahil napabayaan po talaga. In fairness naman kay Bongbong Marcos, hindi naman niya kagagawan. Pwede, pero pwede kagagawan ng tatay pa niya, kagagawan ng mga administration sumunod sa tatay niya, at kagagawan ng Duterte administration, na pinabayaan ko talaga yung agriculture sector and agriculture mga farmers and fishermen po. So, sabi nga po ng mga eksperto po na only an increase in the budget of the DA can bring prices to 20 pesos per kilo level. So we wonder po, hindi kaya maganda na hindi kaya pinaparinggan nila si Marcos na bayaran mo na yung 203 billion estate tax mo para kaagad-agad makatulong yun, mai-channel yun sa pondo ng Department of Agriculture at maibaba kaagad yung presyo ng bigas sa 20 per kilo. So sabi nga po ni outgoing Agriculture Secretary William Dar, ito po sinabi niya sa interview, if this is an immediate aspiration, it will take some time before we can really go to that level, yung 20 pesos daw po. Sabi niya, the nearest we can go by now, ngayon, is 37.50 per kilo. And to reach the desired 20 a kilo, we need another 6 years. Ayun, galing sa eksperto po yun. And then sabi pa kanya, local production of inbred and hybrid rice must be significantly raised. Yun nga po, sinabi ka ni Vlogcaster sa live vlog natin doon sa nag-react tayo na sa anunsyo ni incoming President Marcos na hahawakan niya yung Agriculture Department. Sinabi nga natin na nakasira pa sa agriculture sector yung pag-import ng Duterte administration sa rice, kasama na po ng mga kahit galunggong, kahit baboy, kahit baka, kahit manok, lahat po importation, kaya napabayaan at nasakal na napag-iwanan at nasakal talaga yung agriculture sector. At sabi naman po ni dating Agriculture Secretary Emmanuel Pinoy, yung idea naman daw po para 20 a kilo is not economically viable. At
magkwan po talaga, it will really bleed. Marami po talaga mawawala sa gobyerno kasi ang isang option lang po ay buhusan ng pera yung agri sector. Ang problema lang, tulad ng sinabi ni Dar, ang problema lang wala nga tayong pera binabayaran pa natin yung utang ni Marcos Senior na 27 billion dollars from 1986. Mababayaran natin yan in 2025. And then, yun naman 13 trillion na iwanan sa atin na utang ni President Duterte, babayaran natin in 10 years. Sino pa mang papahiram sa atin yan na napaka-unstable yung economy natin? Well, meron naman siguro yung China, pero wala, maiwan na naman tayo. Meron na tayo, iniwan na tayo ng kalaki-laki utang kaya hindi naging first world country or second world country lang man ng Pilipinas. Hanggang ngayon, third world country. Iniwan na nga tayo ng 27 billion na dollar na utang ni Senior. Iwanan pa tayo ni Presidente ng 13 trillion pesos. And then iwanan pa tayo ni Marcos na siguro 10 billion trillion peso na naman sa pag-utang-utang niya. So, in short, malabo po, malabo. Kumaga, nadala lang talaga tayo kagaya sa jet ski ni Duterte po na nabudol-budol lang talaga tayo sa 20 pesos per kilo na rice. At even po, yung si Conrado Estrella III na incoming agriculture secretary ni Bongbong Marcos ay sinabi na po na dahil po sa sitwasyon sa mundo ngayon, sa gera sa Russia at Ukraine, malabulot po talaga malagay yung budget o mababa yung level na 20 billion. Sabi niya, immediately, sabi ni Kwan, ni Dar, yung present incumbent DA Secretary, the President can issue an executive order increasing the buffer stock capacity in the capability of National Food Authority. O yun, damihan natin po yung produksyon at tulungan natin yung mga farmers natin sa kwan na yun. Na, yung mga farmers. Tulad ng sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua, posible naman daw po in the near future, pero hindi pa po bigla-bigla. Basta lang po, bigyan ng pera, buhusan ng pera yung mga rice farmers at targeted po talaga, hindi yung mapunta sa mga bulsa ng mga congressmen at mayor at governor na yung at hindi daw po dapat kwan po yung to increase rice sufficiency, pero hindi naman po yung subsidy po na hindi naman tied to output, kasi marami ng programa na subsidy ginawa noon pang tulong lang na hindi naman related sa rice production, bumagsak rin po, wala rin. In short, walang nangyari. So sabi nga niya, sabi ni Carl Chua na socio-economic planning secretary, if we are going to use taxpayers' money solely to subsidize without conditions and without any productivity measure the rice production for the rice production, then that's a bad idea. Yun, kasi yung kwan po, yung pera mapupunta na naman sa bulsa ng mga politiko at hindi talaga sa mga farmers. So, yun po, ganito kakomplikado, ganito kahirap, even yung si Conrado Estrella na incoming DAR Secretary ni Department of Agrarian Reform Secretary ni President Duterte, inaamin na nabola lang talaga tayo. Either walang kamalay-malay si Marcos, hindi naman siya pareho kay Mayor Isko na dumaan sa hirap, wala siyang malasakit sa mga mahirap. Nakita nyo nga, after nanalo siya, nagipag-party lang siya sa
sa Australia, pung humabol sa kanya doon yung mga kalyado niya, at dito sa mga kung saan, sa mga Chinese embassy, sa mga kalyado niya na super super rich. Pero wala pa naman tayo nakita na, lalo na sa panahon ngayon, kung gusto niya maging agriculture secretary, by now dapat bumibisita na siya sa mga farmers na para alamin yung problema nila. Pero hindi natin nakikita yan. Sana makikita niyan in the coming days. Pero lesson na rin po ito sa atin, huwag pabudol-budol sa mga politiko. Sana we learn that in the next election. So we end here. Pakikalat na lang po ito sa friends and relatives nyo for them to have a big picture, to have the right information about issues affecting all of us na kumakain ng rice po sa Pilipinas and abroad. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.